Oh, would I? Yes, sir. Look out, good people. Po, magandang Friday sa bawat isa. Thank God it's Friday again. At patuloy po tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. Kamusta na po ang bawat isa? How was your day? Ito po ba ay masaya? Ito po ba ay punong-puno ng trabaho? Ito po ba ay may aksyon? Ito po ba ay puno ng mga challenges, nawa, ngayong gabi, isang tabi na po natin lahat ng mga naranasan natin ngayong araw na ito, isang tabi na natin yung mga gagawin pa natin, mga gagawin natin bukas, isang tabi po muna natin at mag-concentrate po natin tayo dito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi nga, nanood ka na, nag-aral ka na, lubusin mo na. Ilagay mo na yung sarili mo, hindi yung half-hearted lang tayo. Kaya ngayong gabi po, umpisan po natin ang ating pag-aaral sa pagkanta po ng My Redeemer Lives. Kung kailan ang ating tagapagligtas ay nabuhay na uli. Siya
His blood, it covered my sin, and I believe that He is my Redeemer. Amen po ba? Magandang magandang gabi po sa mga kasama natin ngayon, nakaka-tune in lang. Magandang gabi po, mapagpalang gabi, mapagpalang Friday po sa bawat isa. Umpisa na po natin ang ating gawain at tayo po'y manalangin. Panginoon, naming Jesus sa langit, aming Ama, ngayong gabi po ay lumalapit kami sa inyo, humihingi ng iyong presensya sa bawat isa, sa bawat tahanan na magkakasama ngayong gabi. Dinadalangin namin na malayang kumilos ang banal mong espiritu at mangusap sa bawat isa sa amin. Ano man yung mga alalahanin namin, ano man yung mga gusto namin gawin, mga kaabalahan namin, Panginoon, iyalis mo po ito sa aming isipan. Hayaan mo po na ang aming buong pagkatao ngayong gabi ay ilaan namin para makinig kami sa iyong salita. Humigas ka, Panginoon, ngayong gabi at mangusap sa bawat isa. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Nako, Friday na naman. At ngayon po ay excited pa rin pa po ba kayo dahil Friday na? Kami po ay patuloy na nagpapasalamat pa rin sa Panginoon sa privilege na ibinibigay ng Panginoon sa amin upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo. Kaya sa gabing ito, mga kapatid, gagawa tayo ng isang miracle. Bakit miracle? Kasi i-cover natin yung buong Book of Ruth, no? Isa-summarize po natin. Sa gabing ito, mga kapatid, kung kayo po ay naranasan nyo na tumakas kayo sa kalooban ng Diyos, ano po ang nangyari sa inyo? Nung kayo ay tumakas sa kalooban ng Panginoon, o kaya lumayo kayo sa Panginoon, naranasan nyo na po bang lumayo kayo sa Panginoon o tumakas kayo sa kalooban ng Diyos? Ano po ang nangyari sa inyong buhay? Probably, naranasan ninyo yung mga consequences ng inyong mga choices sa buhay, yung mga pagkakamali ninyo. Pero, ang good news po, mga kapatid, when we return to God, kung tayo po ay babalik sa Panginoon, doon naman natin mararanasan yung overwhelming blessing and restoration ng ating Panginoon. So ito po yung pinaka gist nung istorya ni Naomi at ni Ruth. Na kung saan, yes, hindi maganda yung kanilang naging simula dahil sila ay umalis ng Bethlehem at pumunta ng Moab. At sa loob ng 10 taon, nanatili sila doon. Subalit naranasan nila yung mga trahedya sa kanilang mga buhay. Subalit, nung sila ay bumalik from Moab to Bethlehem, doon naman unti-unting kumilos ang Diyos upang i-restore at i-bless ang buhay ni Naomi at ni Ruth. So sa gabing ito, ipagpapatuloy natin yung pag-aaral, no, na kung saan nung bumalik si Ruth at si Naomi sa Bethlehem, sabi sa banal na kasulatan, nagsisimula na yung barley harvest. So, nagsisimula na yung tag-ani ng barley nung panahon na sila'y bumalik ng Bethlehem. Yun po yung pagtatapos dun sa chapter 1. Ngayon naman, so babalikan natin yung ating pinag-aaralan, no? Ano yung tatlong composition ng narrative? So, laging merong setting, characters, and plot ng story. So, sa gabing ito, mga kapatid, makikita natin yung tatlong component na yon sa bawat chapters, no? Dito po sa chapter 2, ang setting dito ay doon sa harvest field, sa bukid, no?
doon sa farm. Sapagkat ang mga characters involved dito, unang-una, si Ruth. Nagpaalam po kasi si Ruth na siya ay mamumulot ng mga naiwang uhay ng barley. Nagpaalam siya, trigo. Yeah. Nagpaalam siya kay Naomi kung po pwede siyang mamulot sa mga nahulog na trigo. Ngayon, yung pong bukirin na napuntahan ni Ruth ay kay Boaz. At doon po sila unang nagkaroon ng pagkakataon na magkita. So, doon na po umikot yung scene number one sa Ruth chapter 2, sa Harvest Field. At doon nga po ang main character na rito, si Boaz at saka si Ruth. Nakita na po sila. So, medyo, kung binasa nyo na po in advance yung Ruth chapter 2, eh may pagka-romantic po yung plot. No, yung plot dito ay very romantic para sa akin. No, because dito, Boaz took notice and knew that Ruth is a virtuous woman. So, meron na pong magandang balita itong si Boaz kung sino si Ruth. Nabalitaan na niya yung magagandang katangian ni Ruth na kung saan hindi niya iniwan yung kanyang biyanan at in-embrace ni Ruth kung ano ang pananampalataya ng kanyang biyanan. At dito po, unang humanga itong si Boaz. Kaya maganda po yung tagpo doon sa Ruth chapter 2 ni Boaz at saka ni Ruth. By the way, si Boaz po ay isang malapit na kamag-anak ni Naomi, no? Particularly, malapit na kamag-anak ni Elimelech. So, isa siya sa mga closest relative ni Elimelech. Kaya, abangan natin kung ano yung maaring mangyari. Ngayon, yun po yung scene number 1 doon sa Ruth chapter 2. Ngayon, sa Ruth chapter 3, ito naman yung nangyari, no? Again, ang pinaka-setting naman dito ay doon sa threshing floor. Na kung saan, sa Tagalog eh, gilingan. O doon sa, ano ba yung threshing floor? Parang, ha? Giikan, o tama, ang galing naman ni Sister Olive, ano? Giikan, yung kung saan naghihiwalay yung mga uhay at saka yung pinakabuto o pinakaseed ng grain ng trigo, okay, ng barley. Ngayon, ang main characters dito, of course, si Naomi, si Ruth, at saka si Boaz, na kung saan pinagpayuhan ni Naomi kung ano ang dapat niyang gawin. Kasi hindi po alam ni Ruth yung kostumbre. Hindi alam ni Ruth kung ano yung mga tradisyon and kostumbre ng mga Israelita. Kaya tinuruan ni Naomi kung ano ang dapat gawin ni Ruth. At doon nga po nagkita uli sa threshing floor si Boaz at saka si Ruth. Ngayon, dito po makikita natin, si Ruth po ang nag-take ng initiative to express her intention to Boaz. So, sa kaugalian po pala nila, pwedeng mag-take ng initiative ay yung babae. Kasi siya po yung unang nagparamdam kay Boaz. Bagamat yun po yung kostumbre nila. So, hindi po yun tabu. Part of their culture. Ngayon, ito pong si Boaz ay nangako kay Ruth na gagawin niya ang lahat para kay Ruth. Gagampanan niya yung kanyang papel bilang isang kinsman redeemer. Kaya may twist. May problema. Meron pong nearest close relative na dapat siya yung tinatawag na kinsman redeemer. So,
Sabi ni Boaz, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng aking magagawa. May isakatuparan ko lang yung aking plano na ikaw ay maging akin. Medyo, actually, kung babasahin po ninyo itong Book of Ruth, ito ay isang, parang isang romantic novel na kung saan marami kang magagandang eksena rito na makikita. Now, to make the long story short, pagdating po ng Ruth chapter 4, dito na po natin makikita yung ikatlong scene na kung saan ang pinaka-setting na niya ay doon sa town plaza. Okay? So try to picture it out. Si Boaz ay pumunta sa town plaza and then ipinatawag niya yung unnamed closest or nearest kinsman redeemer para kay Ruth. Subalit, ito po ang nangyari, no? Kasama po dun sa characters na binanggit dito sa Romans chapter 4, Ruth chapter 4, ay yung mga elders ng town. 10 elders ang pinatawag nila para maging witnesses. To make the long story short, okay, dito po natin makikita na supposed to be interesado yung nearest unnamed kinsman redeemer to buy the land. Pero nung sinabi po ni Boaz na when you buy the land, kasama mong papakasalan yung Moabite woman na si Ruth. Aba, sabi nung nearest kinsman redeemer, hindi ko kayang gawin yan. Kung gusto mo, ikaw na ang bumili ng lupa dahil ikaw yung susunod na kinsman redeemer, hindi ko magagawa. So meron po silang kostumbre na yung sandalyas mo ay kailangan ibigay mo doon sa pinagpapasahan mo ng responsibility. Ngayon, in order for us na maintindihan yung kostumbre po nila, mga kapatid, siguro sagutin natin sa gabing ito yung what is a kinsman redeemer? Kasi hindi po natin ma-appreciate yung buong istoryang ito kung hindi po natin naintindihan yung culture nung panahon na yon, yung kultura nila sa panahon na yon. Unang-una, mga kapatid, ang isang kinsman redeemer had to be a family member, a closest relative, a family member na maaring maging kinsman redeemer, no? Kasi meron siyang papel na gagampanan bilang susunod at pinakamalapit na kamag-anak. Ang isang kinsman redeemer po, kaya siya tinawag na kinsman redeemer, yung pong salitang redeemer. Ano bang sumasagi sa isipan nyo kapag nabanggit yung salitang redeem, di ba? Halimbawa, meron kang isinanla, kailangan mong tubusin, ay kailangan mong bawiin dun sa pinagtubusan mo. Kaya po ang isang kinsman redeemer, unang-una, ang kinsman redeemer po ay tagabawi, no? Meron siyang duty of buying family members out of slavery. Tagabawi, babawiin mo. Kukunin mo yung responsibility, no? So dito makikita natin si Boaz, hindi siya yung pangunahing kinsman redeemer na maaaring bumawi o bumili ng property. Merong mas malapit na kamag-anak. Subalit tumanggi yung malapit na kamag-anak, katunayan ng Bible, hindi na niya pinangalanan eh. Kasi nga po, hindi ganun siya ka-importante sa istorya. So, mas binigyang pagpapahalaga at pangalan si Boaz. So, ang isang kinsman redeemer, tagabawi, meron siyang duty of buying family members out of slavery. Pangalawa, ang isang kinsman redeemer po, hindi lang po siya tagabawi, tagatubos. Okay? He had the duty of buying back land that had been
forfeited. Kasi may kaugalian sila na kahit na sinala mo at hindi mo natubos, merong certain period of time na pwede mo pa rin bawiin yon o tubusin yon. So, yun po ang papel na ginagampanan ng isang kinsman redeemer. Tagabawi at tagatubos. Ano pa yung ikatlo? Sa Tagalog, hindi lang po siya tagabawi, hindi lang siya tagatubos, kundi tagatuloy. Okay, tagatuloy. O tagapagpatuloy. He was responsible to carry out the family name by marrying a childless widow. At ito po ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 25 verse 5 to 10. So kung ikaw yung closest kinsman redeemer na matay halimbawa yung kamag-anak mo, ikaw ang next in line na pakasalan yung na babaeng balo at ipagpapatuloy mo para yung lineage, yung lahi nila ay hindi maputol. Ganun po yung kanilang kaugalian. Kaya nga, hinahanap nila kung sino yung tinatawag na kinsman redeemer. Ipagpapatuloy ng kinsman redeemer yung pangalan, lalong-lalo na yung pamilya na namatayan. So sa katauhan po ni Boaz, siya po ang tumayong kinsman redeemer ni Ruth. At yun po ay dahil sa kanyang pagmamahal kay Ruth. Ngayon, mga kapatid, kanina inawit natin, inawit natin yung My Redeemer Lives. Alam niyo po ba na ginampanan ng Panginoon sa buhay natin yung pagiging kinsman redeemer? Si Jesus po ang ating naging redeemer. Okay, kaya po isa yun sa katangian ng ating Panginoon, isa yun sa title niya. He is our redeemer. Paano nangyari yun? Eh, hindi naman natin siya kamag-anak. Okay? Now, ang totoo po nun, Jesus added humanity to His eternal deity so He could be our kinsman and He is able to save us. Kaya nga po siya nagkatawang tao. Kaya nga niya in-identify yung kanyang sarili sa ating mga tao. Kaya siya, when he became human, no, nung siya'y nagkatawang tao, he identified with us and therefore, he could be our kinsman and he is able to save us because bagamat siya isang Diyos, nagkatawang tao siya upang maging malapit sa buhay natin bilang mga tao upang siya'y maging isang kinsman redeemer natin. At hindi lang po yun. Ginampanan rin po ng ating Panginoon yung tagabawi na kung saan He redeemed us from slavery to sin and death. Tinubos niya na po tayo, mga kapatid. Binayaran na niya doon sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay mabayaran na yung ating mga kasalanan at hindi na tayo mapahamak. Yun po ang isa sa pangako ng Panginoon sa mga taong nagsisampalataya sa Kanya. Siya po ang tumatayong tagabawi. Siya po ang tumatayong redeemer natin na kung saan He redeem us. Binayaran niya yung mga kasalanan natin at hindi na natin upang hindi tayo mapahamak. Okay? Siya yung ating kinsman redeemer. At hindi lang po yun. Siya rin po yung naging tagatubos natin. No? Jesus will redeem the earth that mankind sold over to Satan. Yes! Si Satan po ang the prince of this world.
Pero nung si Jesus ay namatay sa krus ng Kalbaryo, tinubos niya tayo. Binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan. At tayo po ay kanyang tinubos, hindi lamang sa mga kasalanan, hindi lang sa kamatayan, kung hindi tinubos niya tayo mula sa kaharian. Diba dun sa isang talata po sa Colossians 1:13, He rescued us and transferred us from the domain of darkness into the kingdom of His beloved Son. So He rescued us and He transferred us from the domain of darkness into the kingdom of His beloved Son. Yun po ang sabi sa Colossians 1:13. Dahil siya nga po ang tumatayong tagatubos natin, tagabawi natin, at yun po'y ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya rin po ang naging tagapagtuloy, no? Katulad ni Boaz, itinuloy niya yung at pinakasalan niya si Ruth, na kung saan tayo rin po mga kapatid, no? Ito naman yung ginawa ng ating Panginoon para sa atin. Katulad ni Boaz, si Boaz, siya yung tumayong kinsman redeemer ni Ruth, and he took her as his bride. Likewise, tayo po bilang mga mananampalataya, si Jesus, niredeem niya tayo at tinawag niya tayong bride. Kaya nga ang church po, yung mga mananampalataya, tinawag na the bride of Christ. Okay? Itinuring po tayo sa babaeng ikakasal. Di ba pinag-aralan natin na nung nakarang araw na si Hesukristo po ang isang bride. Siya yung bridegroom. Pinag-aralan natin nung Sunday, I think. Di ba? Nung Sunday. Siya yung tumatay yung bridegroom. Kaya nga sabi niya, habang nandito yung bridegroom, hindi kayo kinakailangan na mag-fast. Dapat nga mag-celebrate kayo, magkaroon tayo ng pagdiriwang. Dahil nandito at kasama ninyo yung bridegroom. So si Jesus yung bridegroom at ang church, collectively, ang mga mananampalataya, ang itinuturing na the bride of Christ. So dito natin makikita, mga kapatid, that Jesus as our Redeemer provides us glorious destiny for us, no? Only Jesus, the eternal God, who added humanity into His eternal deity, can be both the kinsman and the Redeemer for mankind. So, yung pong naging papel ni Boaz bilang isang kinsman redeemer kay Ruth. Isa po itong larawan o a glimpse or a picture of what Jesus will do in the future. Kumbaga sa ano, para nating maintindihan yung naging sacrificial death ng ating Panginoon, kailangan maintindihan natin yung concept ng kinsman redeemer. Kaya hindi po natin ma-appreciate yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo kung hindi natin alam ano ba yung kinsman redeemer. At maintindihan lang natin yung kinsman redeemer doon sa ginawa ni Boaz kay Ruth, na kung saan pinakasalan niya itong si Ruth, tinubos niya yung lupain na supposed to be ay pag-aari dati ni Elimelech, at pinakasalan niya si Ruth, ipinagpatuloy niya yung lineage, yung family name, hanggang sa hindi ma-preserve yung plano ng Diyos. Actually, kung pag-aaralan po natin, mga kapatid, si Boaz at saka si Ruth, nung sila nagpakasal,
nag-conceive po kagad itong si Ruth. Siya po ay nagkaroon ng isang anak. At yun nga po, ang pangalan ay Obed. At dito po natin makikita na nung si Ruth ay nanganak, dito makikita natin yung complete redemption. Hindi lamang kay Naomi, di ba si Naomi, from emptiness to fullness, makikita natin. From brokenness to blessing. Pakinggan po natin yung dialogue ng mga tao. Noong si Ruth ay nagbuntis na. Dito sa chapter 4, verse 13, sabi rito, so Boaz took Ruth, and she became his wife, and he went into her, and the Lord enabled her to conceive, and she gave birth to a son. Okay? Then the woman said to Naomi, tignan ninyo yung sinabi ng mga kababayang babae ni Naomi. Blessed is the Lord who has not left you without a redeemer today. And may his name become famous in Israel. May he also be to you a restorer of life and sustainer of your old age. For your daughter-in-law, Ruth, who loves you, is better to you than 7 sons and has given birth to him. So dito makita natin verse 16, then Naomi took the child and laid him in her lap and became his nurse. The neighbor woman gave him a name saying, a son has been born to Naomi, and so they named him Obed. Yun, pinangalan ng Obed. At alam niyo po ba si Obed? He is the father of Jesse. Okay. Who is the father of David? So makita natin si Obed, si Jesse, si David, at mula sa lineage ni David, doon manggagaling yung Messiah, none other than the Lord Jesus Christ. Kaya nga dito sa verse 22, to Obed was born Jesse and to Jesse, David. At alam naman natin, mula sa lineage ni David, doon nagmula ang ating Panginoong Hesukristo, yung Messiah. So parang, kung isipin natin, mga kapatid, no? Yung plano ng Diyos kay Naomi. So, balikan natin si Naomi. Buti na lang si Naomi, bagamat sabihin natin, she turned away from God. Napalayo siya sa Diyos sa mahabang panahon, 10 years. But the good thing is, she returned. She returned not only to her homeland, but she returned to the Lord. At hindi lang po yun. Makikita natin how the Lord works sa buhay ni Naomi. How the Lord restored her life. Na kung saan naging kasangkapan ng Diyos si Ruth upang i-bless itong si Naomi na kung saan yung lineage nila ay magpatuloy. At yun nga po, nakapag-asawa si Ruth ng isa nilang kamag-anak, si Boaz, bilang one of the nearest kinsman redeemer ni Ruth. Dito po natin makikita kung pag-aaralan natin yung pinaka-overview. Maaring sa buhay natin, paano natin makikita yung sarili natin? Maaring hindi maganda yung ating simula. Pero hindi pa tapos ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Makikita natin kung pag bumalik tayo sa Panginoon, makikita natin yung restoration niya. At hindi lang yung restoration, yung overwhelming blessing niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Remember, sa buhay ni Ruth, si Boaz ay isang mayaman.
na binata at handang humarap sa responsibility. Kaya napaka-ideal man ni Boaz. Kaya nga, sa context na ito, maintindihan natin kung sino ang ating Panginoon sa buhay natin. Si Boaz ay isa lamang pong, ang tawag doon, typology. Isa lamang po siyang uri na larawan upang makilala natin kung anong naging papel ng ating Panginoong Kristo sa ating mga buhay. At dahil dito, naintindihan na natin, nung dumating na si Kristo, siya na yung naging kinsman redeemer natin. Siya na yung naging taga-bawi, taga-tubos, at taga-tuloy kung anuman yung mga bagay na nawala sa buhay na. At siya na rin yung naging dahilan para tayo ay makaranas ng mga pagpapala. Kaya thanks be to God dahil nabubuhay ang ating tagapagligtas. Sabi nga rito sa Isaiah, at dito na po ako magwawakas, Isaiah 54, verse 4 to 8. Ito po yung napakagandang ministeryo ng ating Panginoon bilang ating Redeemer, bilang ating Kinsman Redeemer. Sabi niya rito sa Isaiah 54, verse 4 to 8, "Do not fear, for you will not be disgraced. For you will not be put to shame. Your Kinsman Redeemer is the Holy One of Israel. For the Lord has called you like a woman forsaken and grieved in spirit. With everlasting kindness, I will have mercy on you, says the Lord, your Redeemer." Hallelujah. So ito po yung isang prophetic message ni Isaiah. Ulitin ko po, do not fear, for you will not be disgraced. For you will not be put to shame. Your Kinsman Redeemer is the Holy One of Israel. For the Lord has called you like a woman forsaken and grieved in spirit. With everlasting kindness, I will have mercy on you, says the Lord, your Redeemer. Amen. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, alam po namin, Panginoon, na yung Book of Ruth ay isa lamang larawan ng isang pangyayari na maaaring maganap sa iyong pagdating na kung saan ikaw ang maninindigan at tatayo bilang aming Kinsman Redeemer. Ikaw, O Diyos, ang magiging tagabawi. Babawiin mo kami mula sa pagkaalipin sa kasalanan at sa kamatayan. Ikaw, Panginoon, ang magtutubo sa amin mula kay Satanas, mula sa kanyang mga tanikala, mula sa kanyang pag-aalipin sa amin, Panginoon. Ikaw ang tutubos bilang aming Kinsman Redeemer. At hindi lamang yun, Panginoon, ikaw ang magtutuloy upang patuloy mo kaming pagpalain, patuloy kaming maging malaya, patuloy kaming maging daluyan ng iyong pagpapala, O Diyos. Unang-una, Panginoon, salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Katulad ng pagmamahal ni Boaz kay Ruth, naniniwala kami, O God, higit ang iyong pagmamahal sa amin na kung saan inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming bridegroom, O Lord. At itinuring mo kami na the bride of Christ dahil kami ay iyong handang
tubusin, handang patawarin, handang pagpalain, O God, at kalingahin. Alam namin, Panginoon, meron kang glorious destiny for all of us. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, thank you, O Lord, because you are our eternal God who added humanity into His eternal deity so that you could be our kinsman and our redeemer, O Lord. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, help us through the help of the Holy Spirit to understand, O God, kung ano ang iyong ginawa para sa amin. Kaya nga po, Panginoon, sa gabing ito, sa pagtatapos namin ng pag-aaral sa Book of Ruth, O God, mas lalo naming na-appreciate, mas lalo naming naintindihan ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. At doon, pinatunayan mo ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin, na kung saan bagamat hindi kami karapat dapat, subalit, niligtas mo kami, tinubos mo kami, pinatawad mo kami, at binigyan mo pa kami ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dahil ikaw ang aming kinsman redeemer. Ikaw ang naging tagatubos, tagatuloy, at tagabawi, at tagapagpala ng buhay ng bawat isa sa amin. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinadakila namin ang inyong banal na pangalan. Mga kapatid, muli nating awitin yung My Redeemer Lives. And by this time, purihin natin ang Panginoon sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kadakilaan, sa ating mga buhay. Hallelujah! Come on! Rescued my soul. His blood's covered my sin and I live. I believe. Yes. My shame is taken away. My pain is sealed in His name. I believe. Yes, Lord. I believe. A banner, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. Yes, oh God. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Amen. Hallelujah. I know He rescued my soul. His blood's covered my sin. I believe. I believe. My shame is taken away. My pain is in His name. I believe. I believe. Come on, join us. Raise a banner, my Lord has conquered the grave. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. You lift my burdens. I rise. Mountain top, see your kingdom come. Come on, hallelujah. My Redeemer lives. Amen. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives.
tayo sa ating pag-celebrate ng banal na hapunan. Panginoon, mas magiging makabuluhan ang gabing ito dahil naintindihan namin na ikaw ang aming kinsman redeemer. You redeem us. Tinubos mo kami. Binawi mo kami. Itinuloy mo ang iyong magandang plano para sa amin. Pinagpala mo kami. Pinaggaling mo kami. Inari mo kaming iyong bride, O God. Tinuring mo kami na bride of Christ dahil sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. At sa gabing ito, Lord, muli kaming kakain ng pinagpira-pirasong tinapay, sumasagisag sa iyong katawan. Inaalala namin ang iyong ginawang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo na kung saan doon mo kami tinubos, O God. Kaya nga, Panginoon, sa gabing ito, kakain kami muli, tanda ng aming pagkilala, pagpapasalamat sa iyong ginawa para sa amin. Mga kapatid, sabi-sabi tayong kumain ng tinapay. Ang pinangtubos mo sa amin ay hindi dugo ng hayop, kundi ang iyong sariling banal na dugo. Panginoong Jesus, ikaw ang kordero ng Diyos sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Sa gabing ito, muli kaming iinom ng grape juice na ito, kumakatawan, sumasagisag sa iyong banal na dugo na siyang tumubos, siyang bumawi, siyang nagligtas, siyang nagpatawad sa lahat ng aming mga pagkakasalat na nanumbalik yung aming kaugnayan sa Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus. Iinom kami ng may pasasalamat at kinikilala namin ang iyong ginawang sakripisyo para sa aming lahat. Mga kapatid, sabay-sabay tayong kumain at uminom ng grape juice na ito. Ayan, natapos na naman. Sister Olive, go. Hindi na naman maglo-load. Okay, salamat po muli sa pagsama niyo sa amin ngayong gabi sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Nawa po, naunawaan niyo, nakita niyo yung kahulugan ng story ni Ruth dun sa pagkaligtas sa atin ng Panginoong Hesukristo. Nakita natin yung role natin, nakita natin, na-experience natin yung event ng pangyayari ngayon sa buhay ni Ruth, ni Boaz, at saka ni Naomi. Oh. Hello, thank you so much for joining us tonight, Sister Baby Jude Estenor, Kaboy Panganiban, Enet Panganiban, dyan sa Gunoy, and Kabet, Arvin Uson, Mean Almuerte, Lanusa, Violeta Triburcio, teka muna po. Josephine Elgar, hello po, bago yata po si Ma'am Josephine Elgar. Ate Susan Del Rosario, hello Ate Susan, Cecilia, Sister Cecilia Armamento, Jen Tiglao, hello Ka Edith De Guia, Sister Weng Perer, Ate Evelyn Gamboa, Mami Lolita Rimas, Carm Rimas, Edna Rimas, at si Tatay Ador Rimas. God bless you po. Mabel Makadangdang, Sister Mabel, Josephine Hara Elgar, hello. And Brother Brother Ricky Socrates, hello Brother hello. Ricky. Jesus Akulanay, Ma'am Josepa Akulanay, Lourdes Reyes Del Rosario, kamag-anak mo, Karika Castillo, o sino lang po yung Amelie Pakal, God bless you, Amelie. Del Rosario, Jenny, Tita Ben and Tita Judy, hello po. Jenny Reyes, hello. Tess Del Rosario. M. Hello, M. Namimiss ka na Sister namin. Sister Malibik Bellasenor and Ate Evelyn Gamboa. Mamueng Ferrer, Mary Jane De Guia Perez, Joel Salazar na nabanggit na kanina,
si Glenda Martin, Ate Glenda, Fe Santos, Maricel Cacabelos, Rolando Mora Jr., hello! Ang Gonzales Brothers, si Kuya Ray Gonzales at Kuya Bobby Gonzales, God bless you po. Pagpapanhin niyo po kung hindi po namin nabasa lahat kasi po nagbabago ng format. Po, format ang Facebook at hindi na po namin mabasa lahat ng mga nanonood. Kahit hindi po namin kayo nabasa, nakita ng Panginoon, ang importante po, nakita ng Panginoon yung laman ng puso nyo at natuto kayo sa salita ng Diyos. Nawa hindi po ito manatiling kalaman lamang natin, kundi maisabuhay natin ang bawat salita ng Diyos na ating napapag-aralan araw-araw. Brother Joel Salazar, hello. Meron pang umabol sa load. Ayan, wala na po. So, sorry po dun sa mga hindi na namin nabate. Sa mga taga CHCC po, please continue to bear with us. At dun sa mga hindi pa po vaccinated, sana magpa-vaccine na po kayo upang tayo po ay magkaroon na ng face-to-face sa mga darating na mga linggo. And hopefully, magkaroon po tayo ng pagkakataon na magkaroon tayo ng face-to-face as well. God bless you po mga kapatid. And patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Don't forget. I forgot. Don't forget to share, like, follow, and subscribe. Good evening po sa lahat. God bless po. Thank you for joining us ngayong week na ito. See you po.